Hello guys! Welcome back to my YouTube channel at saka mga sa mga baguhan pa. Welcome to my YT guys! Gagawa po tayo ng pizza. So halika guys, samahan nyo ako. Okay guys, ito po yung mga kailanganin natin upang makagawa tayo ng Hawaiian pizza with tomatoes. So ito po yun guys. Unang-una, kailangan natin ng flour. 4 cups of all-purpose flour guys. Then, we need dry yeast, 2 tablespoons po guys. Kada pack po nito ay 1 tablespoon. And next, kailangan natin ng 1 half cup of sugar. White sugar yung ginagamit po guys. Then, para sa duho natin yun, kailangan din natin ng 1.6 cups of water. Then, 1/4 cup of vegetable oil or shortening guys. Or pwedeng kahit anong oil, pwede kayong gumamit ng olive oil or ng grapes oil. Depende na po yun guys kung ano yung available sa inyo ha. Yun kung may oregano kayo guys, pwede nyo gamitin yun pang pang-flavor dito sa pizza natin sa ating dough. Pero kung wala naman guys, pwede kayong gumamit ng powdered paminta. Ito po yun guys. And then for our toppings, kailangan natin guys ng sauce. Yung ginagamit ko ay ito. Italian! Kasi mas masarap po ito guys. Spaghetti sauce. And, syempre may ham tayo. May pineapple. At saka, syempre po may tomato tayo. Kasi need nga natin yung tomato. At saka, ito yung pampasarap din guys. So guys, ngayon alam na natin kung ano ang mga kailangan. Let's go! Gawin na natin ito. Umpisahan na. Samahan niyo na ako. So, dito po sa bakantin na bowl guys, ilalagay natin itong 4 cups of flour. Pero kailangan po nakasip po ito. Or nakasala. Ating sugar. Cup of cups lang guys ha. Huwag masyadong marami. At saka 1/4 cup of shortening. Okay, yan lang guys. Huwag masyado ding marami. Namang tama lang po. 1/4 lang. Dapat nakasukat po yun. At saka huwag natin kalimutan guys, ilagay itong ating yes. So hanggat maari guys, paglagay natin ng flour, isunod na natin yung yes para safety po yung gawa natin. Okay. So nakalagay na yung yay. Pampaalsa natin. Haluin lang natin. Tapos ilagay natin itong ating flavoring na paminta powder, konti lang. Nasa 1 teaspoon lang siya, guys. 1 teaspoon of paminta powder. Or oregano. Kung may ano kayo, kay nasa mall po yun, guys, yung mga ano, mga pampa-flavor. Hanap lang kayo doon. Tapos, ilagay na natin yung water natin, guys. Okay. Okay, huwag muna natin ilagay yan siya mamaya-maya. Okay, i-add natin ito. Okay na. Ayan. Umawa lang po tayo ng dough guys.
naman. Habang nagantay po tayo guys, naaalsay pong dough natin. I-prepare na po natin, slicing na natin yung mga toppings ng ating pizza. So come on and slice! Naka-slice na po yan. At saka itong sliced ham. Andito na rin yung sliced tomatoes. Kasama na rin yung cheese natin. So ngayon guys, antayayin na lang natin na aalsa itong dough. Kasi yung dough po, kailangan ng mga 15 minutes bago siya tuloy ang umalsa ng dugli. So antayin natin guys, nasa 4 minutes na lang tayo para gagawin na natin yung dough. At ilalagay natin ng toppings. So guys, come! Let's wait! Okay guys! Umasa na po itong dough natin. So let's knead the dough. Okay! I-dust natin yung extra flour. At saka hatiin po natin ito sa tatlo guys. Yung 4 cups natin, hatiin natin ng tatlo. Pwede din namang hatiin nyo sa 4, sa 5, pero masyado nang manipis yung ano natin guys, yung magiging dough natin. So magiging thick at thin crust na siya. Kailangan po yung tray natin na naka-grease siya. Yeah. Lagyan natin ng an amount of oil. Hindi naman po masyadong marami. Para yung crust natin ay hindi dikit. Mabilis lang siyang tanggalin pag naluto na. So, gamit lang po ng mga ng palad at daliri natin, guys. Pwede natin mapalapad itong ano natin. Itong crust natin. So, itong crust na ginagawa natin, guys, is hindi siya thin. Medyo makatang. We need this fork para itusok-tusok natin dito, guys, sa crust. Para magiging pantay yung pagtugo niya. Para makahinga yung crust natin. We'll be right back.
yun guys, nakalagay na po lahat ng toppings natin. So ready for baking na po tayo. Ibibake natin siya guys ng 20 to 25 minutes or hanggang magiging golden brown na po yung top ng cake natin. Saka nag-melt na rin yung inside cake. Sorry. Mag-melt na yung pizza natin. Ay, yung ice cheese natin. Ano ba? Ano ba talaga? Ano ba mag-melt? Itong cheese natin ang mag-melt. So, ibibake na natin ito guys. Okay? Ng 20 to 30 minutes. Ito na po yun guys. Luto na. Bango pa lang guys. Sobrang yummy na. Mano natin. Sige guys. Lapad na. At slice na yan. Pas. Pas lu. Binuang mo na yung ingkit. Ako. Pasok ako guys, from top. Ano ba? Oh, daw itaw na. Yummy talaga, guys. Kaya, hindi kayo magsisisip, ha? Subukan nyo to. Okay, salamat po. Sa pag-watch ng Whitey ko, ng video ko. Don't forget, guys. Love, love, love my video. Subscribe po. Bye-bye. Till next video po.